isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Ngayong araw po ay October 20, 2021. Medyo nahihiyang sumili pa po si Haring Araw. 6:41 po in the morning ngayong October 20, 2021. Habang bumibiyahe tayo papunta sa ating trabaho, meron po tayong good news para sa lahat ng driver. Ano mang klaseng sasakyan ang minamaneho natin, papa four wheels man po o motorcycle, basta ikaw ay driver at meron kang driver's license. Ngayong araw po kasi ay sisimulan ng ipatupad ng LTO yung 10 years validity ng ating driver's license. Kaya good news po ito para sa atin. Napakalaking tulong po sa atin ngayon, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Kasi gagawin ng 10 years ang validity ng ating driver's license. Pero, may malaking pero po kasi doon. Hindi po kasi tayo lahat na nagmamayari ng driver's license ay entitled o pwedeng makabil ng 10 years validity ng ating driver's license. May sinet po na qualification ng LTO kung sino lang po yung pwedeng kumuha o maka-entitle na makakuha ng 10 years validity ng ating driver's license. Sa ilalim po ng Republic Act 10930, ito po yung act na nagpapalawig ng ating driver's license mula 5 years hanggang 10 years na ngayon. Sa ilalim po ng act na ito, sa section 23, paragraph 3, sabi po doon, any holder of professional or non-professional driver's license who has not committed any violation of Republic Act 4136 and other traffic laws, rules and regulation during the 5-year period shall be entitled for a renewal of such license for 10 years. Ayan po, maliwanag po na nakasaad doon na kung sino po yung pwedeng mag-avail nito. Sabi po doon, sino man sa atin na nagmamayari ng driver's license, magpa-professional man po ito o non-professional, basta wala ka pong records o violation na nakomit within 5 years, ay makakakuha po tayo ng entitled po tayo na makakuha ng 10 years validity ng ating driver's license. Para po pala sa mga bago pa lang po dito sa ating YouTube channel, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong ma-update kapag mag-upload po ako ng bagong video. Kaya para po sa mga may mga violation o na-violate, may record sa LTO, na may na-violate na traffic laws, rules and regulation, nako, sorry po sa inyo, pasensya na po, pero hindi po kayo entitled na makakakuha ng 10 years validity ng ating driver's license. Pero steady naman po sa inyo, remain pa rin sa 5 years. Kahit may violation kayo, pwede pa rin kayong kumuha ng 5 years validity ng inyong mga driver's license. Kaya yun po ang sabi kong, lagi kong sinasabi na kapag driver po tayo, lagi po natin tandaan o gawin po natin yung ating the best na kakayanan para maging responsible and law-abiding driver. Tulad po ng ating title o pangalan ng ating YouTube channel, Responsible and Law-Abiding Driver. Gawin po lahat ng ating makakaya, the best natin na makakaya para maging responsible and law-abiding driver. Lahat po ng traffic laws, rules and regulation ay sundin po natin ito para hindi tayo maka-violate. Tulad nito, may bagong MIMO o Republic Act na nagpapalawi ng ating mga driver's license. Kaya ang entitled lang po nito ay yung mga walang violation, yung mga kagaya kong responsible and law-abiding driver. Pero hindi pa po lahat ng LTO offices dito sa ating bansa ay magpapatupad na po ngayong araw. Hindi pa po. Isimulan lang pong ipatupad dun sa Central Office Licensing Section, dun sa Quezon City Licensing Center ngayong araw ang Republic Act na ito o ang pagpapatupad ng validity ng ating driver's license. Dun lang po muna ngayon ipapatupad ngayong araw. Sa NCR po, sa National Capital Region, sa mga LTO po, of LTO offices po dito, ay sa November 3 naman po magsisimulang ipatupad ng LTO na ipatupad ang validity ng ating driver's license. Sa November 3, next week po yon, Wednesday, doon din po magsimula ang NCR na magpatupad ng 10 years validity ng ating driver's license po natin. Sa mga nasa probinsya naman po, sa mga region, district offices ng LTO sa mga region, sa probinsya, antabayanan lang po natin.
Antayin po natin ang susunod na anunsyo. Sabi po dun sa post ng FB, sa FB page ng LTO Philippines, antabayanan lang po natin ang susunod din lang anunsyo tungkol dito sa mga gustong kumuha ng driver's license, validity ng 10 years sa mga probinsya. Saka sabi po dun sa post ng LTO Philippines sa kanilang FB page, nabasa ko po dun na kailangan muna lahat po ng magre-renew ay kailangan po munang kumuha ng comprehensive driver's education. Kailangan po muna natin kumuha nito bago tayo mag-renew. Saan po ba natin ito makukuha? Makalagay po doon sa post nila, sa FB page nila, kung saan tayo pwedeng kumuha. Paalala ko lang po ulit sa ating mga kapwa driver, rider, na mag-ingat po tayo lagi. Sumunod po tayo lagi sa mga traffic laws, rules and regulation, para hindi po tayo makabiolate ng anumang traffic laws and regulation, para makakuha po tayo, entitled po tayo na makakuha ng 10 years validity ng ating driver's license. Sabi ko po, gawin po natin lahat ng ating makakaya para maging responsible and law-abiding driver always. Kaya mag-ingat po tayo lagi at ugaliin po munang magdasal bago aalis o bago magbiyahe. Update po pala sa mga magre-renew ng kanilang mga sasakyan. Ang ending plate number 9 ay extended po hanggang November 30. At ang ending plate 0 naman po ay extended pa rin po hanggang December 31. Sa mga magre-renew naman po ng kanilang mga driver's license, student permit, professional and non-professional driver's license, ay extended din po hanggang December 31. Saka yung conductor's license, saka yung medical certificate ay extended po hanggang December 31. Ayun po, antabayanan po natin mamayang hapon kung anong balita, ano yung mga proseso na ginawa ngayong araw dun sa Quezon City Licensing Center. Para po pala sa mga bago pa lang po dito sa ating YouTube channel, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe at pindutin ninyo na rin po yung notification bell para lagi kayong ma-update kapag mag-upload po ako ng bagong video. Magkita-kita ulit po tayo sa susunod na video. Maraming salamat po sa panonood at sana po ay meron po kayong natutunan. Tulad po na sabi ko, be a responsible and law-abiding driver always. Have a good day ahead.